Manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Noon ay lumayo kami sa inyo at lumakad sa kasalanan, ngunit kayo ay nahabag sa amin. At dahil sa inyong dakilang pag-ibig, iniatang ninyo sa Panginoong Yesus ang sumpa at paghatol na dapat naming tanggapin. Hinugasan ng Panginoong Yesus ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. At kami ay ginawang mga banal na anak ng Diyos at binigyan kami ng pagpalang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian. Pinasasalamatan namin at pinupuri ang amang Diyos sa lahat ng biyayang ito. Sa pagkakataong ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harap ng Panginoon, nagpupuri sa dakilang pag-ibig at biyaya, natututo ng salita, at nakikisama sa banal na fellowship. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin at ipahintulot ang nararapat na biyaya sa bawat isa. Bagaman marami kaming mga kakulangan at mga kahinaan, umaasa kami sa inyong dakilang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng inyong biyaya at salita, akayin po ninyo kami na mamuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. At sa mga iglesia sa aming bansa, at sa mga iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng mga kapatid na nangangaral at nag-iingat ng pananampalataya sa may hirap na sitwasyon. Hawakan po ninyo sila sa pamamagitan ng inyong dakilang biyaya at salita upang madaig nila ang anumang paghihirap at pagsubok at mahayag ang gawa ng Diyos. At maraming mga naliligaw na kaluluwa ang maligtas. Punuin po ninyo kami ng higit pang salita, ng karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, gayon din ang mga kapatid na nangangaral ng salita upang sila ay makapagpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon ng buong tapang at maraming kaluluwa ang maligtas. Sa gayoy makapagbigay ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Ibinibigay ng Panginoon ang kinakailangang salita ayon sa panahon at itinuturo ang daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan ang banal na kalooban ng Panginoon na gustong ihayag ng Diyos. Huwag nawa naming makalimutan ang mga salita na aming napapakinggan. Tulungan niyo po kaming maingatan ang mga salita sa aming puso at buhay upang maluwalhati namin ng Amang Diyos. Sa oras na ito, umaasa kami sa banal na Espiritu. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Apokalipsis chapter 1. Apokalipsis chapter 1. Verse 5 at 6. Apokalipsis chapter 1 verse 5 at 6. Basahin po natin. Apokalipsis chapter 1 verse 5 at 6. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kaniyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanpaman. Amen. Sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos, ang mundong ito ay mapupuno ng kasalanan. Umuunlad ang siyensya, umuunlad ang sibilisasyon, sining at mga libangan, ang lahat ng mga bagay umuunlad sa panahon natin ngayon. Mas lalong umuunlad ang kasalanan.
Sa mundong ito ay laganap na ang kasalanan. Noong panahon ni Noe, winasak ng Diyos ang mundo sa pumamagitan ng baha sapagkat ang mundo ay napuno ng kasalanan. Ngayon ay panahon ng biyaya. Ang Diyos ay naghihintay ng matiyaga habang ipinapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit, kung ang mga tao ay hindi magsisisi hanggang sa huli, kung mabubuhay lamang sila para sa laman at mundo, at kung wala silang interes sa gawa ng Diyos, alam natin na darating ang araw na hahatulan sila ng Diyos. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 7, ngunit sa pumamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Ang Diyos ay matiyagang naghihintay at sa huli ay hahatulan niya ang mundo sa pumamagitan ng apoy. Nagtiis ang Diyos hanggang sa maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Nagtitiis ang Diyos. Ang pagtitiis ng Diyos ay mayroong hangganan. Tunay na kamanghamanghang biyaya na tayo ay naligtas sa kasalanan, ibinukod sa sanlibutan at nabubuhay sa ilalim ng pag-iingat ng Diyos at pamamahala ng banal na Espiritu. At mayroon tayong iisang pananampalataya kasama ang mga banal bilang mga anak ng Diyos. Ngunit, paano ba dapat mamuhay ang mga ligtas na Kristiyano sa natitira nilang buhay? Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, kahit na ang katawan natin ay nabubuhay sa lupa, hindi tayo kabilang sa mundo. Tinawag tayo ng Diyos. Ibinukod bilang banal upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibinukod bilang banal upang maglingkod sa Diyos. Ngayon, tayong mga Kristiyano, paano ba talaga tayo dapat mabuhay? Napakahalaga nito. Mapapatunayang tayo ay totoong Kristiyano na mayroong tunay na pananampalataya at pag-asa kapag ang katotohanan ng Diyos ay nakikita talaga sa ating buhay. Hindi lang paniniwala sa kaalaman at doktrina. Kaya nga patuloy na sinasabi sa atin ng Biblia kung paano tayo dapat na mamuhay bilang Kristiyano. At patuloy natin itong pinag-aaralan. Nilikha ng Diyos ang mundong ito. At ang Diyos ay mayroong mga bagay na ginagawa hanggang sa matapos ang panahon na kanyang itinakda. May mga bagay na ginagawa ang tao at may mga bagay na ginagawa ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay inihanda ang mga tao na makapunta sa langit. Ito'y sa pumagitan ng pagtubos sa mga kasalanan. At ito'y sa pumagitan ng biyaya na nagmumula kay Hesukristo. At pagkatapos ng kaligtasan, unti-unti niya tayong binabago. Binabago niya tayo ng paunti-unti hanggang sa tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Si Satanas ay kumikilos sa pumagitan ng tao. At ang Diyos din ay gumagawa sa pumagitan ng tao. Sino ba ang ginagamit ng Diyos? Ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pumagitan ng mga ligtas na Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos sa kanilang buong puso at buhay. Sa mga nagnanais maglingkod sa Diyos ng buong puso, at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pumagitan nila. Kaya nga, hindi lang yung naiintindihan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan ding unti-unting magbago ang ating puso at buhay bilang mga anak ng Diyos. Kailangan nating ihanda ang ating sarili upang maging taong karapat-dapat pumasok sa kaharian. At dapat din nating malaman kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan natin at mamuhay na karapat-dapat sa kanyang gawain.
Naiiba tayo sa mga tao sa mundong ito. At ito'y hindi dahil sa kaalaman at palasimbang relihiyosong buhay. Maraming tao ang namumuhay na relihiyoso sa mundo. Maraming relihiyon liban sa Kristyanismo. At ang mga taong relihiyoso ay namumuhay ng masigasig sa kanilang relihiyon. Kung tayong mga Kristiyano ay namumuhay kagaya ng mga relihiyoso, kung gayon ay mayroong mali. Ngayon, yamang itinuturo sa atin ng Diyos kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong lubos na sumunod sa salita. Noong nakaraang linggo, nabanggit ko na bilang mga taong naligtas, tayo ay inihiwalay mula sa sanlibutan. Tayo ay tinawag ng Diyos upang paglingkuran siya at bigyan siya ng kaluwalhatian. Tayo ay binukod niya upang maisakatuparan ang kanyang banal na gawain. Bagaman dati tayong namumuhay sa kasalanan at tumalikod sa Diyos, iniligtas niya tayo, ginawang kahariang banal at lingkod na pari ng Diyos. Gusto ko ulit na bigyan diin ang puntong ito. Basahin ulit natin sa Apokalipsis chapter 1 verse 5. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay. Si Hesukristo ay tinawag na saksing tapat ng Diyos. Ang saksi ay hindi lamang nagpapatotoo tungkol sa Diyos, kundi ginagawa rin ang kanyang gawain. Sa lumang tipan, maraming mga bagay ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel na siya ay tagapaglikha at magagawa niya ang lahat ng himala. Ang paglalang at pagpapatakbo sa kasaysayan ayon sa kanyang salita ay isang himala. Pinapatakbo niya ang kasaysayan ayon sa kanyang salita. Siya ay Diyos na gumagawa ng mga himala. Sa pamamagitan ng paggawa ng maraming himala sa kasaysayan ng Israel, pinatotohanan ng Diyos na siya ang tagapaglikha. Kasabay nito, na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya at pinaparusahan ang mga sumusuway sa Kanyang salita. Ito ang katuwiran ng Diyos. Ang kanyang katuwiran ay gagantihan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Subalit, hindi lamang katuwiran ang meron sa Diyos. Iniibig rin niya ang mga tao kahit na gumagawa sila ng maraming mga kasalanan at sumusuway sa kanyang salita. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpatawad sa atin, nagligtas sa atin, at nag-ahon sa atin mula sa kasalanan. At ginawa tayong mga anak niya na pwedeng mamuhay ng karapat-dapat sa natitira nating buhay. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kasaysayan ng Israel sa lumang tipan. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. At nagbigay siya ng maraming pangako sa mga Israelita at sa mundo. Upang iligtas ang mundo, sinabi ng Diyos na ipapadala niya ang Kristo. At ayon sa kanyang pangako, dumating nga si Hesukristo na siya nating sinasampalatayanan. Ang kahulugan ng Jesus ay kaligtasan, at ang Kristo ay tagapagligtas. Magkapareho ang kahulugan. Si Jesus ay nagpatotoo tungkol sa Diyos sa kanyang buong buhay. At tulad ng ipinangako, siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang berhen. Nabuhay bilang tao sa loob ng 30 taon, at sa loob ng 3 at kalahating taon ay isinakatuparan niya ang gawain ng Diyos. Siya ay namatay doon sa krus. Muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at umakyat sa langit upang tuparin ang kaligtasan sa kasaysayan ng Diyos.
sa Jesus ay saksing tapat. Siya ay nanatiling tapat hanggang kamatayan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay tinapos niya ang gawain ng kaligtasan ng Diyos. Kaya't sinabi na siya ay saksing tapat at panganay sa mga patay. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at naging unang bunga sa lahat ng mananampalataya. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa tayong matuwid, muling nabuhay at umakyat sa langit upang bigyan tayo ng bagong buhay. Tulad ng ipinakita ni Jesus, tayo rin ay pupunta sa langit. Ang kanyang buong buhay ay pagpapatotoo sa Diyos. Hindi lamang upang iligtas tayo, kundi upang bigyan tayo ng maraming patunay upang maniwala. Si Jesucristo ay tinatawag rin na pinuno ng mga hari sa lupa. Mga hari ang namumuno sa lupa. Ang pagiging pinuno ng mga hari sa lupa, nangangahulugan ito na si Jesus. Si Jesus ang namumuno sa mundo. Kung may sino mang lalaban sa hari, sila'y hahatulan. At may mga pagkakataon din na tinutupad niya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga hari. Kaya ang pinuno ng mga hari sa lupa ay nangangahulugan na si Jesus ang nagahari sa lahat. Higit pa rito, si Jesus ay hari ng mga hari. Ibig sabihin, higit siya kaysa lahat ng nagahari sa mundo. At siya rin ang ulo, ulo ng lahat ng mga naligtas na banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo na pinuno ng mga hari sa lupa, biyaya ang kapayapaan ang sumainyo. Ito ay panalangin na matanggap natin ang biyaya at kapayapaan sa ating buhay sa pamamagitan ng salita. Ito ang hiling ni Apostol Juan na nagsulat ng aklat na ito sa Biblia. At ngayon, ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw ay sa verse 5, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sinabi rito, umibig sa atin. Ang buhay ni Jesus ay ang nakikitang pag-ibig ng Diyos. Siya mismo ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Sa unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. At makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao upang mamatay para sa mga makasalanan. Doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus, pinatawad niya ang lahat ng mga kasalanan magpakailanpaman. At pinalaya tayo mula sa kasalanan at paghuhukom. Nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pinalaya na tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa kamatayan, sa kahatulan. Hindi ba't kamangha-mangha para sa isang tao kung siya'y mapalaya mula sa habang buhay na pagkabilanggo o parusa ng kamatayan? Makakalaya ka na. Kagaya ng isang aliping pinalaya, malaya ka na ngayon. Kaya nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus ay hindi lamang nagdigtas sa atin, kundi nagpalaya rin sa atin mula sa kasalanan at walang hanggang kaparusahan. Pinalaya niya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen.
Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay maliwanag na makikita dito. Pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan at ginawa tayong kaharian. Sa Isaiah chapter 43 verse 25, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. At hindi ko na alalahan ng iyong mga kasalanan. Ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan ay para sa kanyang kaluwalhatian. Nang ang alibughang anak na naglayas ay bumalik sa kanyang ama. Napakaligaya ng kanyang ama. Mas masaya pa nga kaysa kanyang anak. Bakit? Ang ama ay sobrang nalungkot dahil sa hindi pagbalik ng kanyang anak. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan para sa kanyang kaluwalhatian. Nagkasala ang tao at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ngayon ay nagkaroon ng problema ang kaluwalhatian para sa Diyos. Gaya ng sinabi sa Isaiah chapter 43, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Ang mga tao ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ang natitira nating buhay ay dapat nating ipamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinasabi, para sa Diyos. Diyos Ama. Diyos Ama. Na siyang nagligtas sa atin. Ama naming nasa langit. Sinabi niya na manalangin tayo ng ganito, di po ba? Ngayon, Our Father in Heaven, sa Ingles, ang Ama ng lahat ng naligtas. Nilikha ng Diyos Ama ang lahat ng bagay at pinamumunuan ito. Ito ang Ama na nasa walang hanggang kaluwalhatian at ang Diyos na ito ay naging ating Ama. At ginawa tayong kaharian, mga pari sa Kanyang Diyos at Ama. Dapat nating malaman na iniligtas tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. At ngayon, paano natin dapat ipamuhay ang natitira nating buhay sa mundo? Dapat tayong mamuhay ayon sa layunin ng pagliligtas sa atin. Sa unang Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Mayroong ganitong talata, tayo ay isang maharlikang pagkapari, maharlika na gaya ng isang haring namumuno. Sa Israel, ang pinaka-pinahalagahang posisyon ay pagkapari. Hindi lahat ay pwedeng maging pari. Mula sa tribo ni Levi, tanging mga anak lamang ni Aaron ang pwedeng maging pari. Ngayon, tayong lahat ng mga naligtas ay mayroong maharlikang pagkapari. Ito ay isang maluwalhating posisyon. Ang hari ay maluwalhati, ngunit hindi lamang siya maluwalhati, ngunit siya rin ay namumuno. Kailangan niyang pamunuan ang kanyang bayan ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ano ba dapat ang pinamumunuan ng mga ligtas? Tayo ay mga maluwalhating pari ng Diyos. May ilang taong nagtatanong kung sino daw ang pari. Siguro, ngayong bagong tipan, ang mga pari ay ang mga pastor. Hindi po. Walang talata sa Biblia na ang pastor ay pari. Lahat ng naligtas ay pari ng Diyos. Ito ay maharlikang pagkapari. Isang maluwalhating katungkulan. At pangalawa, ang maharlikang pagkapari ay hindi lamang maluwalhati, kundi siya ring namumuno. Ang hari ay mayroong kapangyarihan. Ang mga hari sa Israel ay namuno ayon sa kalooban ng Diyos, mula sa awtoridad na ibinigay sa kanila ng Diyos. Paano naman tayo? Pamumunuan din ba natin ang ibang mga tao? Hindi, sarili natin ang dapat nating pamunuan. Sa unang Pedro chapter 2,
Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Tayo ay mga dayuhan na pansamantalang nakatira sa mundo. Ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang mga ligtas na tao ay mayroong spirito sa loob nila na nagnanais mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, mayroon tayong likas na kasamaan na nakikipaglaban sa ating bagong pagkatao. Ang dating pagkatao, ang pagnanasa ng liman, nakikipaglaban sa ating kaluluwa. Kaya pagkatapos nating maligtas, mayroon tayong dalawang personalidad. Mayroon tayong puso na nagnanais mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at puso na nais mamuhay para sa sarili. Kaya nga sa Roma chapter 7, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Kaya makikita sa tanawing ito na ang kaluluwa ay nahihirapan laban sa laman. Kaya umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Itong pagnanasa ng laman ay hindi lamang nakikipaglaban sa kaluluwa. Hinahamon din ito ang Diyos. Mayroon tayong puso na nais mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At mayroon ding puso na hinahamon ng Diyos. Isang pusong nakikipaglaban sa Diyos. Maganda sana kung ang likas na kasamaan ito ay mawala na. Ngunit, nasa atin pa rin ito. Hindi na kayang agawin ni Satanas ang ating kaligtasan. Ngunit magagawa niya tayong hadlangan na mabuhay para sa Diyos. Paano niya ginagawa ito? Hinahayaan niya tayong sumunod sa ating laman. Ayon sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip. At tayo noon ay katutubong mga anak ng kapuotan na gaya naman ng iba. Bago tayo naligtas, ang Diablo na may kapangyarihan ng impapawid ang nagahari sa puso natin. Kaya't ginagawa natin ang mga nais ng laman at pag-iisip, tayo'y mga katutubong anak ng kapuotan. Gayunman, pagkatapos ng kaligtasan, maganda sana kung doon na matatapos. Ngunit patuloy pa rin inuudyo ka ng Diablo ang ating lumang pagkatao na hindi pa rin nababago upang sumunod sa mga makamundong bagay. Sa unang Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong ubuigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Si Satanas ay may kapangyarihan sa impapawid. Kumikilos siya sa mga tao upang huwag maligtas. Kumikilos siya upang ang mga tao ay huwag maligtas. At hinahadlangan niya ang mga ligtas na tao na huwag sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang laman. Pinipigilan tayo nito na gawin ang gawain ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang ginagamit ng Diyos ay malilinis na sisidlan. Naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nila na sumusunod. Kung ninanais nating luwalhatiin ang Diyos, dapat tayong ganap na sumunod sa salita ng Diyos. Ngunit pinipigilan tayo ng lamang ito na mamuhay sa kalinisan upang huwag tayong magamit ng Diyos. Kaya nga umiwas sa mga pagnanasa ng laman. Kailangan mo itong pamunuan. Kaya sa 1 Corinto chapter 9 verse 27, sinabi ni Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Si Apostol Pablo ay isang dakilang apostol. Ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, siya rin ay mayroong pagnanasa ng laman. Kaya nga kailangan nating umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sinabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Kailangan nating supilin ang ating katawan. Kung hahayaan mo ang katawan mo na gawin ang gusto nito, unti-unti ay tahimik kang mapapalayo sa Diyos. Ikaw ay susuway. Sinasabi ng Diablo,
Huwag kang mamuhay ng lubusan para sa Diyos. Magpahinga ka. Kaunti lang ang gawin mo. Sa tingin mo ba ay ganito ang gusto ng Diyos? Paano naman ang mga propeta at mga hari na naglingkod sa Diyos sa lumang tipan? Paano naman sa bagong tipan? Ang salita ng Panginoon ay ipinangaral sa pamamagitan ng mga apostol. At ang mga naligtas ay natuto sa pamamagitan ng mga apostol. Ang Diyos ay nagpakita ng halimbawa kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng buhay ng mga apostol. Di ba? Gayunpaman, sinusubukan ng mga Kristiyano na tumulad ng kaunti. Subalit kadalasan ay ayaw mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayaw ng ating laman na mahirapan. Ayaw ng katawan natin na kunin natin ang kanyang kalayaan. Sinasabi niya, hayaan mo ako na gawin ang gusto ko. Kung mamumuhay tayo para sa kalooban ng Diyos, ayon sa Espiritu, nabibihag ang ating katawan. Kung ibibigay natin sa ating katawan ang kanyang kalayaan, ito ay kasalanan. Ang kalayaan natin ay nasa katotohanan, wala sa laman. Kung mamumuhay tayo ng malaya sa laman, hindi ito kalayaan. Ito'y pagpapasasa. Kaya nga kailangan natin itong supilin. Sinabi ni Apostol Pablo, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Upang pagkatapos na mangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Natakot si Pablo na siya ay itakwil. Hindi ito nangangahulugan na mapupunta sa impyerno. Ibig sabihin ay mawalan ng kwalipikasyon na gumawa para sa Panginoon. Siya ay natakot na maging walang silbi sa Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng malilinis na sisidlan. Kaya nga kailangan nating makipaglaban sa pagnanasa ng laman. Kailangan nating supilin ang ating sarili. Nung ako'y nasa seminaryo, may isang profesor, Kim, hindi ko na maalala ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ang kanyang palayaw ay pareseyo. Masyado siyang nagbibigay diin sa kautosan. Dahil sa hindi siya kumakain ng marami, napakapayat niyang tingnan. Sinusupil daw niya ang kanyang katawan, sabi niya. Ngunit sa tuwing dumadaan ako sa tapat ng kanyang kwarto, palagi siya nagpapatugtog ng pop songs sa radyo. Paano magagawa ng isang taong sumusupil sa kanyang katawan na makinig ng sobra sa gayong mga walang kabuluhang tugtugin? Hindi porke pinagbabawalan mo ang sarili mong kumain at matulog ay sinusupil mo na ang iyong sarili. Hindi ganyan ang pagsupil sa sarili. Kailangan mong pasunurin ang iyong katawan sa kalooban ng Espiritu. Kaya nga, maharlikang pagkapari. Maharlikang pagkapari. Kung iisipin mo, ito ay isang maluwalhating posisyon. Kasabay nito ay dapat akong pamunuan. Ang Panginoon ang dapat na maghari sa aking puso, hindi ako. Ang Panginoon ang dapat na maghari sa akin. Sa 1 Pedro chapter 3:15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Kung ang Panginoon ang maghari sa ating puso, pababanalin niya tayo. Sa Apokalipsis chapter 1 verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Tayo ay ginawang kaharian at mga pari. Ginawa niya tayong mga pari. Hindi lamang sa salita. Binigyan niya tayo ng isang maluwalhati at mahalagang posisyon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Hindi ito isang bagay na pagkatapos pakinggan ay kalilimutan din. Kahit na gaano pa kasustansya ang pagkain, kung hindi mo masyadong
Hindi mo ito masyadong pakikinabangan kung basta mo nalang lulunukin. Kailangan mo itong paulit-ulit na nguyain. Sinasabi sa Biblia na ang mga hayop na hindi gumunguya ay marumi. Gaya nito, kailangan nating magbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kailangan nating magnilay ng paulit-ulit. Sinasabi natin, ang ganda ng mensahe. Ngunit kung hindi mo isinasabuhay, anong kinalaman nito sa Diyos? Kaya, tingnan natin sa Apokalipsis chapter 20. Apokalipsis chapter 20. Apokalipsis chapter 20 verse 6. Basahin po natin. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mangyayari ang Millennium Kingdom. Ang Apokalipsis chapter 20 ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na mangyayari sa Millennium Kingdom. Mapalad at banal ang may bahagi sa pagkabuhay na muli. Ang unang pagkabuhay na muli ay ang pagkabuhay muli sa pagbabalik ng Panginoon. Ano naman ang ikalawang pagkabuhay na muli? Ang pisikal na katawan ay bubuhayin din upang hatulan at mapunta sa impyerno. Sa Juan chapter 5 verse 28, ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang gumawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Ang mga gumawa ng mabuti ay ang mga naligtas at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Sa langit, hindi lang kaluluwa ang pupunta doon. Maging ang pisikal na katawan ay muling mabubuhay at bababuhin tungo sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. At pagkatapos ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Sa 1 Corinto chapter 15, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, tayo'y babaguhin. Ang katawang ito ay babaguhin tungo sa isang katawan na walang kamatayan, walang pagkasira, isang maluwalhating katawan. Yun ang unang pagkabuhay na muli. Ang mga hindi nakasama sa unang pagkabuhay na muli ay makakasama sa ikalawang pagkabuhay na muli. Hindi lang kaluluwa ng mga pupunta sa impyerno ang pupunta sa impyerno. Sa Matthew chapter 10, katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Dahil sa ang katawan ay nagkasala, hindi lang kaluluwa ang pupunta sa impyerno, kasama rin na pupunta ang katawan. Ang katawan na mabuhay mabuli bilang isang katawan na walang kamatayan ay tatapon sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kaya mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan ay impyerno. At sa Apokalipsis chapter 20 verse 6, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang mga Kristiyano ay papasok sa Millennium Kingdom. Alam ba ninyo ito? Kung isasaayos natin, pagdating ni Jesus sa papawirin, magkakaroon ng 7 taon ng pagdurusa. Ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi papasok sa 7 taon ng pagdurusa. Sa unang 3 at kalahating taon ng 7 taon, ang lahat ng mga Hudyo sa buong mundo ay babalik sa lupain ng Israel upang makinig sa 2 propeta at 2 saksi. Ang 1,620 days ay eksaktong 3 at kalahating taon. Ang bilang ng mga tao na makikinig sa salita at maliligtas sa panahong yon ay 144,000. Mula sa 12,000 lipi ng Israel, 12,000 bawat lipi. Eksakto sa bilang na itinakda ng Diyos. Pagkatapos maligtas ang 144,000, ang templo ay itatayo sa Jerusalem sa loob ng unang 3 at kalahating taon ng 7 taong kapigatian. At kapag naitayo na ang templo, ang Antikristo ay uupo sa templo at magsasabi, "Ako ang Diyos, ako ang Kristo." Oo, at ang mga Hudyo na hindi sumasampalataya kay Jesus hanggang sa panahon iyon ay magsasabing, "Siya ang Mesiyas na ating hinihintay." Ang Antikristo na ito ay magsasagawa ng mga dakilang himala.
Sa panahon ng lumang tipan, si Elias ay nagpababa ng apoy mula sa langit. At hindi pinahintulutan ng Diyos sa mga pekeng propeta na magsagawa ng ganitong himalat. Subalit ang mga pekeng propeta na mandaraya sa harap ng Antikristo ay talagang magpapababa ng apoy mula sa langit. Sila ay gagawa ng isang Diyos-Diyosan na nakakapagsalita. Isang Diyos-Diyosan na nakakapagsalita. Sa panahon ngayon, mayroong scientific technology na tinatawag na AI. Kapag inilagay ito sa isang robot, magagawa nitong magsalita at kumilos na parang tao. Pero sa palagay ko, ito'y higit pa rito. Sinabi na sila ay gagawa ng isang Diyos-Diyosan at bibigyan nito ng buhay. Hindi lamang isang makina na nakakapagsalita. Sa Apokalipsis 13:15, ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita. Kaya ito ay talagang nakakamangha. Gagamitin ang kapangyarihan ni Satanas upang gumawa ng mga himala at mandayan. At sa sunod na 3 at kalahating taon, ang Antikristo ay maghahari sa mundo. At ang mundo ay magiging isa. Sa ngayon, ang mundo ay nahati. At para bang ang giyera ay malapit nang magsimula, di ba? Ang Antikristo ay gagawa ng isang pandaigdigang pamahalaan, One World. Ang Twin Towers sa World Trade Center sa New York City ay gumuho dahil sa pag-atake ng mga terorista. Pumunta ako roon nang ito ay gumuho. At bumisita ako ulit nang ang gusali ay patapos nang maitayo ulit. Nagtayo sila ng isang bagong building sa lugar kung saan gumuho ang dalawang gusali. 110 palapag ang taas. Ang problema, ang pangalan ng building, One World. Iisang mundo. At sa New York, sa Rockefeller Center, may isang fountain sa gitna ng plaza. At sa tapat ng gusaling iyon, ay may isang ribulto ng isang tao na nakahiga ng patagilid. Hindi ako sigurado kung ano iyon. Tila sumisimbolo iyon sa isang bagay. At may isang tao na may hawak na kompas sa ibabaw niyon. Parang ganito, kung pupunta kayo roon, makikita nyo ito. Bakit sila may hawak na kompas? Hawak nila ng ganito. Ang ibig sabihin ng kompas, maaaring narinig na ninyo, nasa mga Hudyo ang pinakamahusay na stone building technology sa mundo. Kaya nga sila ay kinukuha sa mga construction. Hindi lamang sila nagtayo gamit ang bato. Bumuo rin sila ng isang sekretong organisasyon na tinatawag na Freemason. Ito ang pinaka nakakatakot na underground organization sa mundo. Ang salitang free ay kalayaan at Mason ibig sabihin stone builder. Tagagawa ng bato. Tagabuo ng bato. At mayroong mga kasangkapang ginagamit ang mga stone building technicians. Ang isa at pinakamahalaga ay yung compass. Compass. Nakakapagtayo sila ng eksakto gamit ang kompas. Kaya bakit mayroong may hawak ng kompas doon sa plaza sa Rockefeller Center? Simbolo yun ng Freemasons. Itinutusok nila doon at pinaiikot. Ibig sabihin ay gusto nilang pagharian ang mundo. Alam ninyong ang Israel ay nasa pinakasentro ng mundo. Sa pamamagitan ng kanilang dakilang kayamanan at kapangyarihan, maghahari sila sa mundo upang ipaghiganti ang 2,000 taong kamatayan at paghihirap na natanggap nila mula sa mga Hintil. Mayroon silang plano na mga Hudyo ang maghahari sa iisang mundo. Ito ang nangyayari ngayon. Hindi ito isang teorya. Ito isang nakakatakot na bagay na talagang nangyayari. Ang isa pa ay triangular ruler. Tatsulok na panukat. Kung kukuhit ka gamit ang triangular ruler, magiging triangle, di ba? Yan ang simbolo ng Freemason. Tinatawag rin itong Illuminati. Sila isang lihim na grupo. Alam niyo ang US $1 bill? May nakalagay sa likod, isang piramid. May mata sa piramid.
Ito ay mata na nakatingin sa buong mundo. Mayroong nakasulat na Latin sa ilalim, ibig sabihin, gagamitin natin ang perang ito hanggang sa makamit ang iisang mundo. Iisang mundo. Malapit na nga mawala ang pera. Kasi hindi na kailangan pa ng pera. Kapag tumanggap na ng tanda sa kanang kamay o sa noo, hindi na kailangan ng pera. Ang pagkakakilanlan ng bawat isa ay nakatala sa marka. Ang krimen ay maitatala doon. At kapag ginawa ka nila iyon, makikita ang mga pag-aari na mayroon ng isang tao. Sila ay bibili at magtitinda gamit ang tanda. Sino mang hindi tumanggap ng tanda ay hindi maaaring makabili o makagawa ng anuman. Hindi rin sila pwedeng makapunta kung saan. Ang marka ay 666. Ang marka ay 666. Ang 7 ay perpektong bilang na sumisimbolo sa Diyos. At ang 6 ay kulang. Kulang ng isa sa Diyos. Bakit mayroong tatlong 6? 666. Sinusubukan ng Diablo na maging gaya ng Diyos. Kaya ito ang pangalan ng Antikristo. Sinabi sa Apokalipsis chapter 13 bilang ng pangalan nito. Sa English alphabet, ang bawat letra ay mayroong katumbas na bilang. Hindi pa nakikilala kung sino ang Antikristo. Subalit kung kakalkulahin ninyo ang bilang ng pangalan ng tao ngayon, magiging 666. May mga tao na 666 ang lumalabas pagkatapos kalkulahin. Subalit hindi pa sila ang Antikristo. Magkakaroon ng huwad na kapayapaan kapag nabuo ang iisang mundo. At para sa mga hindi tumanggap ng marka, sinabi na pupugutan ng Antikristo ang kanilang ulo. Puputulin ng Antikristo ang kanilang ulo dahil sa pagsira sa kapayapaang ito. Darating ang nakakatakot na panahon. Gayunpaman, ito ay mangyayari sa huling tatlo at kalahating taon ng pitong taon ng kapigatian. Pagkatapos maligtas ang 144,000 ng Hudyo, ang ikatlong templo ay maitatayo. Lilitaw ang Antikristo at maghahari siya sa loob ng tatlo at kalahating taon. Bakit ba ipahihintulot ng Diyos ang tatlo at kalahating taon? Sa halamanan ng Eden, pinahintulutan na subukin ng Diablo si Adan. Ang Diablo ay hindi maaaring manubok malibang mayroong pahintulot ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan upang luwalhatiin kasama ng Diyos. Ngunit upang makapasok sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian, kailangan ng tao na pumasa sa pagsubok. Kailangan nilang pumasa sa pagsubok ng Diablo na nagnanais maging kapantay ng Diyos. Kaya inilagay sa halamanan ng Eden ang punong kahoy ng buhay at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung kakainin nila ang bunga ng punong kahoy ng buhay, magiging kagaya sila ng Diyos at mabubuhay magpakailanman. Subalit kung kakainin nila ang bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama, mamamatay sila at magiging kagaya ng Diablo. Ang mga tao ay kailangang pumili. Subalit tinukso ng Diablo ang tao na kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na kainin ang bunga ng punong kahoy ng buhay, tinukso sila ng Diablo. Kailangan nilang malampasan ang tukso ng Diablo upang maging kwalipikado na kainin ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Ito ang ipinasya ng Diyos. Kailangan mo nang pumasa sa unang pagsubok upang maging kwalipikado sa pangalawang at pangunahing pagsubok. Kaya ipinahintulot ng Diyos na subukin si Adan. Napakasimple lamang ng pagsubok na iyon. Sinabihan sila na huwag kang kakain. Dahil ang Diablo ay tutuksoin sila na kumain ito. Sa araw na ikaw ay kumain niyo, tiyak na mamamatay ka. Ibig sabihin, kapag sumuway sila sa salita ng Diyos, kung makikinag sila sa salita ng Diablo, mamamatay sila. Subalit, nabigo si Adan sa unang pagsubok. Kaya naglagay ang Diyos ng tabak na umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Itinago ito ng Diyos. Subalit hindi ito nagtatapos doon.
dumating si Jesus at binayaran ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Ang makasalanan ay mamamatay kapag pumasok siya sa punong kahoy ng buhay. Subalit ang walang salang si Jesus ay dumating at namagitan sa tao at sa Diyos. Siya ay namatay upang magkaroon tayo ng buhay. Para sa atin, siya ay gumawa ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Gayunpaman, ang nais kong sabihin ay pinahintulutan ng Diyos na subukin si Adan. Hindi nilikha ng Diyos ang mga tao na kagaya ng mga robot. Ano ba ang robot? Kung lalagyan mo ito ng isang program, kikilos ito ayon sa kanyang program. Hindi nilikha ng Diyos ang tao na kagaya ng isang robot. Kaya maaaring sumunod o sumuway ang tao, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ipinahintulot ng Diyos ng ating walang hanggang kapalaran ay nakasalalay sa ating pagpili. Ipinapakita ng kasaysayan kung paano nabigo si Adan sa unang pagsubok. Kung ano ang resulta ng pagsuway sa salita ng Diyos at pagtanggap sa kasinungalingan ni Satanas. Subalit sa pamamagitan ni Jesus, muli nating natanggap ang buhay na nawala sa atin. Binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan ng mga tao at pinanumbalik niya ang buhay na nawala dahil sa kasalanan. Sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng mga tao sa sanlibutan upang maligtas. Magbibigay rin siya ng pagkakataon sa mga Israelita na maligtas sa loob ng 3 at kalahating taon. At bibigyan niya ang Diablo ng pansamantalang awtoridad na pumunuan ng sanlibutan sa huling 3 at kalahating taon. Ipinapakita ng nakakapanginabot na papahamakin ito ang resulta ng pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Kaya ang huling 3 at kalahating taon ay magiging panahon ng buong pamumuno at pamamahala ng Diablo. Ito ay anino ng impyerno. Subalit, hindi doon magtatapos ang kanilang paghihirap. Sa huli, magkakasama silang tutungo sa walang hanggang impyerno. Ipinapakita ito sa atin ngayon ng Diyos. Ito'y nakakatakot na pangyayari. Sa loob ng 3 at kalahating taon, ipapakita ng Diyos kung ano ang impyerno. Gayunpaman, pagkatapos ng 7 taong kapigatian, sa katapusan ng mundo, magkakaroon ng digmaan sa Armageddon. Ang digmaang nuklear. Ito ang huling digmaan. Ang buong mundo ay susunugin sa apoy. Masasayang lamang kung masisira ang mundo ng ganoon na lang. Nabigo ang sanlibutan sa kanyang layunin, kaya babaguhin ng Diyos ang mundo at gagawing mas maganda kaysa halaman ng ngitan. At sino ang makakapasok sa bagong lupaing iyon? Ang mga banal na naligtas ay papasok doon. Kaya sa loob ng 1,000 taon, tayo magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Brothers and sisters, ang mga Kristiyano ay papasok sa Millennium Kingdom kasama ng Panginoon at yun ang mundo kung saan maghahari ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Kaya sa Sikarias chapter 14 verse 12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kanilalagyan ng mga ito, at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ito'y nakakatakot na salita. Paanong ang tao na nakatayo ay mabubulok? Ibig sabihin, mamamatay ang tao habang siya ay nakatayong buhay. Habang sila'y nakatayo, ang kanilang mga mata at dila ay mabubulok. Dahil kapag sumabog ang nuklear, ang mga mata at dila ay matutunaw ng una. Pwede lamang itong mangyari dahil sa nuclear war.
sa Ezekiel chapter 38, nakasulat dito ang mangyayari sa digmaang nuklear. Ang unang mabubulok ay ang kanilang mga mata at dilat bago ang ibang bahagi ng katawan. Matutunaw sa isang saglit. At sa huli, si Jesus ay muling babalik sa lupa. Sa mga gawa, chapter 1, si Jesus ay dinalang paitaas sa langit mula sa bundok ng mga olibo. Pangalawang beses na akong nakapunta sa bundok ng mga olibo. Sa unang pagpunta ko doon, nangaral ako sa mga pastor na kasama kong pumunta doon. Pagkatapos kong magsalita sa kanila patungkol sa Zechariah chapter 14 at ang panunumbalik ng bansang Israel, nagtanong ang isang Methodist pastor sa akin na isa sa aking mga kasama. Saang bahagi iyan nakasulat sa Biblia? Hindi ko yan narinig. Hindi nila ito alam. Ang dahilan kung bakit ako nangaral sa kanila ay dahil nagsasalitan ang bawat pastor sa pagbibigay ng sermon doon. Kaya nang makapunta ako sa bundok ng mga olibo, dumating ang aking pagkakataon na mangaral doon, kaya ibinahagi ko ito sa kanila. Ang Panginoon ay bababa doon. Siya ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Sino ang mga banal? Sa panahong iyon, ang mga anghel ay kasama rin bababa, kasama ng lahat ng mga banal. Kapag ang mundong ito ay hinatulan na at ang mundo ay nagunaw, kapag winakasan ang mundo sa pamamagitan ng Armageddon War, at kapag ang 1,000 taon ay magsisimula na, si Jesus ay muling babalik sa lupa. Lubos na hatulan ng Panginoon ang mundo. Sa kanyang muling pagbabalik, hahatulan niya ang mundo. At tayo ay maghaharing kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa pagkapari. Sa loob ng 1,000 taon, ano ba ang gagawin natin bilang mga pari? Sa Isaiah chapter 61 verse 6, ngunit kayo tatawaging mga pari ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao bilang mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Kayo'y kakain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay magmamapuri kayo. Mga tagapaglingkod, ang pari ay naglilingkod sa Diyos. Subalit hindi lamang sa 1,000 taon tayo maglilingkod sa Diyos. Tingnan natin sa Apocalypse chapter 22, verse 3. Apocalypse chapter 22, verse 3 at 4. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Ngayon, ito ang walang hanggang kaharian ng langit. Ang 1,000 taon ay nakasulat sa Apocalypse chapter 21. At pagkatapos ay Apocalypse chapter 22, kung saan nakasulat ang tungkol sa walang hanggang kaharian ng langit. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at makikita nila ang kanyang mukha. Sa oras na iyon, makikita natin ang mukha ng Diyos at mabubuhay. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha. Ano ang gagawin natin kapag pumunta na tayo sa langit? Tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kapag tayo ay pumunta na sa langit, patuloy nating paglilingkuran ng Diyos. Ang mga taong naligtas ay maglilingkod sa Diyos sa langit at sa lupa. Maglilingkod sa loob ng 1,000 taon at maglilingkod sa Diyos sa walang hanggang kaharian ng langit. Alam ba ninyo ito? Ngayon, ang layunin kung bakit tayo iniligtas ay upang maglingkod sa Diyos. Kailangan nyo itong malaman. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng maglingkod sa Diyos? Ibig sabihin, lubos na sumunod sa salita ng Diyos.
magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tingnan natin sa 1 Korinto chapter 10. 1 Korinto chapter 10. Verse 31. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1 Korinto chapter 10. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa. Ang lahat ay kasama na sa anuman ang inyong ginagawa. Personal na buhay, negosyo, buhay sa trabaho, pag-aasawa, paglipat bahay, anuman ang inyong ginagawa. Ano ang layunin nito? Ang lahat ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang resulta ng pagkakasala, nawala sa atin ang kwalifikasyon na pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa Hebreo chapter 2 verse 10, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Iniligtas tayo ng Panginoon at nahulog sa lupa bilang butil ng trigo at nagkaroon ng maraming anak. Ang bugtong na anak ay namatay at nagsilang ng maraming anak upang sila ay makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay makapasok sa kaluwalhatian. Dahil dito, nararapat na ang Panginoon ng kaligtasan ay magdusa muna tulad ng isang butil ng trigo. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya iniligtas niya tayo. Kaya anong layunin ng ating kaligtasan? Kayo man ay kumakain, umiinom, anuman ang inyong ginagawa, pag-isipang mabuti, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano man ang gagawin ng taong naligtas mula ngayon, ang layunin ay dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anuang bagay na hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos ay kasalanan. Tingnan natin sa 1 Korinto chapter 6. 1 Korinto chapter 6. Verse 19. 1 Korinto chapter 6. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili na sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ngayon, para sa mga naligtas, ang katawang ito ay templo ng Diyos kung saan nananahan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos at si Kristo. Ang Panginoon na nagligtas sa iyo ay nasa loob mo. Kailangan mong paniwalaan ito. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba niyo nalalaman na si Kristo Jesus ay nasa inyo malibang kayo nabigo sa pagsubok? Sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang spirito ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Maniwala ka man o hindi, kapag naligtas ka, si Kristo ay nasa iyo. I am so wondrously saved from sin, Jesus so sweetly abides within. Dahil hindi mo alam ang katotohanan ito, nagkakasala ka sa iyong katawan. Ang 1 Korinto chapter 6 ay pagsaway sa mga naligtas na nagkakasala ng pangangalan niya. Sino nagmamay-ari ng iyong katawan? Paano ka makakagawa ng kasalanan sa iyong katawan kung alam mong kung sino ang nagmamay-ari ng iyong katawan? Sa 1 Korinto chapter 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu kasama niya. Ang espiritu ng Panginoon ay dumating sa iyo. At sa gayon, ang iyong espiritu at ang kanyang espiritu ay naging iisa. Hindi sila mapaghihiwalay.
Kaya ang iyong spirito at ang kanyang spirito na nasa iyo bilang iisang spirito. Kaya dahil ang Panginoon ay nasa iyo, ang iyong katawan ay templo. Hindi mo ba alam na ikaw ay templo? Nagkakasala ka dahil hindi mo ito alam. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Ang iyong katawan at spirito, kayo'y binili sa isang halaga. Kaya water and blood, when Jesus died together, flowed His pierced side. They cleansed my guilt eternally, saved by His grace at Calvary. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang aking spirito at katawan ay binili na sa isang napakalaking halaga. Na hindi mo masukat kung gaano ito kahalaga. Ang nag-iisang anak ng Diyos ay namatay. Isinuko ang kanyang buhay at nagbuhos ng dugo para bilhin tayo. Sa 1 Corinto chapter 7, kayo binili sa isang halaga. Binili niya tayo sa isang napakalaking halaga. Ang sa iyo ay hindi na sa iyo. Pagkatapos mong magkaroon ng kaligtasan, wala nang sa iyo. Lahat ng mayroon ka ay sa Panginoon na. Tulad ng iyong buhay, ng iyong espiritu, ng iyong katawan, ng iyong kabataan, ng iyong kalusugan, walang naging atin sa simula pa lang. Bago ka magkaroon ng kaligtasan, nauhumaling ka sa pag-angkin sa lahat ng bagay. Ang akin ay akin, ang iyo ay akin. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang dahilan kung bakit narito sila sa mundo ay upang magkamit ng kanilang mga ninanais. May nag-message sa akin sa Kakao Talk. Narinig nyo na siguro ang tungkol kay Byung-Chul Lee, ang presidente ng Samsung. Siya ang pinakamayamang tao sa Korea. Napakahusay ng Samsung hanggang ngayon. Siya ay nagkaroon ng malalang sakit. Bago siya pumanaw, sinabi niya, mayroon akong luho. Mayroong napakalaking mansyon. Ngunit ako ay nasa intensive care unit lamang. Kahit na mayroon akong sariling eroplano, wala akong mapuntahan. Bagaman may magarang kotse, naka-wheelchair lang. Mayroong hindi mabilang na kayamanan, ngunit walang anuman. Sinabi niya talaga yon. At sinabi niyang dismayado siya. Dahil hindi man lang niya mapagaling ang kanyang sakit, gamit ang kanyang hindi mabilang na kayamanan. Ito ay totoo. Wala siyang magawa sa kanyang pera. Sinabi niya, kung may isang bagay na pinagsisisihan ko, yun ay ang hindi ko ibinahagi ang kayamanan ito sa marami pang ibang tao. Nabagabag siya kung talagang mayroong Diyos, kung totoo ang Espiritu, at kung mayroong langit at impyerno. Nabagabag siya ng lubusan. Ito ay mula sa kanyang aklat. Palagi ko itong binabanggit sa Bible Seminar. Totoo. Lahat ng mga yon ay walang kabuluhan. Kaya huwag kayong maging gahaman sa mundo sapagkat pansamantala lang ito. Ito ang pinagsisisihan ng mga mayayaman noong malapit na silang mamatay. Sinabi ni Steve Jobs bago siya namatay, kung mayroon kang sapat na pera upang mabuhay, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang mga mas mahalagang bagay. Ano ba ang mas mahalagang bagay? Ito ay ang maghanda para sa spirito. Ang mga walang tigil sa kakatrabaho upang yumaman ay magiging isang hangal na tulad ko, sabi niya. Ito'y totoo. Ang ating kasakiman sa pansamantalang mundo na ito ay walang katapusan. Gayong hindi naman natin nalalaman kung kailan tayo mamamatay at kung ano ang mangyayari sa isang araw.
Huwag kang mabuhay na parang mabubuhay ka ng ilang libong taon. Ako'y umaasa na kapag dumating ang Panginoon, handa tayong itapon lahat ng ito at magtuko sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas ay upang dalhin tayo sa walang hanggang langit. Ang ating buhay ay dapat na karapat-dapat para sa layunin ito. Ngayon, kaya kung kayo man ay kumakain o uminom, ano man ang inyong ginagawa, maging sa pamamagitan ng buhay o pamamagitan ng kamatayan, para sa Diyos. Kaya sa Roma chapter 14, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Walang sino man sa atin, sa ating mga naligtas, wala ni isa sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit isang sumpa kung nabubuhay ka para sa iyong sarili. Nagtatrabaho ka para sa iyong sarili. Nag-aalala ka para sa iyong sarili. Namamatay ka para sa iyong sarili. Ito ay walang kabuluhan. Kung ikaw ay tunay na naligtas, dapat kang maging katulad ng sa Panginoon ako'y nabubuhay, namamatay tayo sa Panginoon. Kung mabubuhay ka para sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon, kahit na ikaw ay nagdurusa, mahirap o sinisisi, ngunit kung ito ay para sa Panginoon, hindi ba ito ang pinakamagandang kaluwalhatian? Si Jesus ay dumating sa mundong ito bilang isang matuwid na tao. Siya ay isang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon. At nagdusa siya sa loob ng 3 at kalahating taon. Siya ay isinumpa at sinisi ng mga tao. Kahit na siya ay walang sala, siya ay hinatulan ng kamatayan. Hinampas siya ng mga sundalong Romano, sinampal sa kanyang muka. Hinampas ng kahoy ang kanyang ulo, niluraan ang kanyang muka. Pinasan niya ang krus at ipinako sa krus sa loob ng 6 na oras. Siya ay sobrang nagdusa hanggang sa maubos ang kanyang dugo. Pero bakit? Upang iligtas tayo. Kaya tayo ay naging mga ligtas na tao. Kaya kung gayon, paano dapat mabuhay ang mga taong naligtas? Sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Para dito tayo ay naligtas. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Iniligtas tayo ng Panginoon para dito. Namatay ako para sa iyo. Iniligtas kita. Mabubuhay ka ba para sa akin? Sa unang Kronika, chapter 29, bago mamatay si David, nais niyang magtayo ng templo. Ngunit sinabi ng Diyos, hindi ikaw. Maraming dugo ang dumanak sa iyo. Ang iyong anak na si Solomon ang gagawa. Ibinigay ni David ang lahat ng kanyang mga pag-aari para sa pagtatayo ng templo. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pag-aari para ipagtayo ang Diyos ng templo. Gayon din ang ginawa ng mga tao. Ang templo ay dapat na pinakamaganda sa mundo. Inihandog ni David ang lahat at nanalangin sa Diyos. Sa unang Kronika, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Sa katunayan, wala tayong anumang pag-aari. Tayo ay tulad sa mga manlalakbay. Ipinanganak tayong walang dala at mamamatay tayong walang dala. Lahat ng mayroon tayo ay ibinigay ng Panginoon. Ibinigay ko lamang sa Panginoon ang ibinigay ng Panginoon sa akin. Tama. Ibinigay natin sa Panginoon ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa Genesis chapter 22, sinubok ng Diyos si Abraham. Ipinanganak ni Abraham ang isang lalaki, si Isaac, noong siya ay nasa 100 taong gulang na. At si Isaac ay naging 14 na taong gulang na. Siya ay lumaki ng maayos.
Si Abraham ay maraming ari-arian at mga alipin, subalit siya at ang kanyang asawa ay matanda na. Gayunman, ang tanging kagalakan sa kanila ay si Isaac. Si Isaac ay ipinanganak sa edad na 100. Napakabait ni Isaac at sa tingin ko ay nakikinig siya sa kanyang ama. Sumunod si Isaac sa kanyang ama. Nung magpunta sila sa bundok ng Moria, upang ihanda si Isaac bilang handog na sinusunog, pinasa na ni Isaac ang mga nakaraang paghahandog. Naghahanda sila ng panggatong, kutsilyo, kordero, ngunit ngayon ay walang kordero. Mayroong kutsilyo, panggatong, at sila ay umakyat papunta sa bundok Moria. Nagtanong si Isaac, "Ama ko, nasaan ang korderong handog na susunugin? Hindi masabi ni Abraham na ikaw ang kordero." Kaya sabi niya, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." Ang Diyos ang magkakaloob. Pumunta si Abraham sa bundok ng Moria at sinabi, "Ilagay ang kahoy." Inilagay niya ito. Iniayos ang kahoy at sinabi, "Isaac, sinabi ng Diyos sa akin na mag-alay ng pinakamabuting tupa ngayon. Kung tayo ay mag-aalay ng tupa sa Diyos, palagi tayong naghahandog ng pinakamabuti, tama? Ngayon, ang paboritong handog ng Diyos ay ikaw, anak ko. Halika rito." Tumakbo ba si Isaac? Tumakbo ba siya? "Ama, kung gayon, gawin mo. Talian mo ang aking mga kamay ng ringpit." Ipinatong siya sa ibabaw ng kahoy at sinubukang patayin gamit ang patalim. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? "Abraham, Abraham!" Dalawang ulit sinabi ng Panginoon sa kanya sa pagmamadali, "Tigil! Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sa tingin ba ninyo, hindi alam ng Diyos kung gaano siya kamahal ni Abraham? Kailangan pa bang makita ng Diyos ang kanyang handog upang mapatunayan ang kanyang pag-ibig?" Hindi. Kundi gusto ng Diyos na ipakita sa pamamagitan ng gawa. Minahal din tayo ng Diyos, hindi sa salita lamang. Kung minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita lang, paano natin malalaman kung mahal ba niya tayo o hindi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya sa kamatayan ang kanyang tanging anak doon sa krus. Nais ng Diyos na makita ito sa na ipakita ito sa pamamagitan ng gawa. Patunay na ibinigay ni Abraham bilang handog na susunugin ang kanyang anak. Kaya sinabi niya, "Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos." Pumasa siya sa pagsubok. Ngayon, ano ang nais sabihin ng Diyos sa atin? Sinabi ng muling nabuhay na Jesus kay Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Iyong sinabi, "Minamahal mo ako ng higit kaysa mga ito, di ba? Ngunit itinanggi mo ako ng 3 beses. Anong nangyari? Talaga bang minamahal mo ako?" Alam ito ni Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Ngayon, sa sandaling makita ni Pedro si Jesus na namatay at muling nabuhay para sa kanya, siya ngayon ay talagang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, "Pakainin mo ang aking mga kordero, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa." Ang Panginoon ay 3 beses na nagtanong at nagbigay ng 3 parehang sagot. "Nalalaman mo na minamahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa." Ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo ng Panginoon at namatay para sa iglesia. Sa huling talata ng Juan chapter 21, upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan duluwalhatiin niya ang Diyos. Ano ba ang hinihiling ng Diyos sa atin? Ibinigay ng Panginoon kay Abraham ang kanyang natatanging anak at sinabi, "Ano man ang ibinigay ko, may babalik mo ba sa akin? Ibalik mo ito sa akin." Maraming bagay ang ibinigay ng Panginoon kay Job. Isang araw, kinuha niya ang lahat ng bagay kay Job. Nagkasakit si Job. Ano ang sinabi ng asawa ni Job?
Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Nagsalita siya ng masama, ngunit ano ang sabi ni Job? Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ang sinabi ni Job. Mayroong panahon na binibigyan tayo ng Diyos at panahon na hinihingi niya kung ano ang kanyang ibinigay. Ibinigay niya ang lahat sa atin. At ano pa ang kanyang sinabi? Kung ano ang ibinigay ko sa iyo, maibabalik mo ba sa akin? Anong gagawin mo? Kung anong ibinigay niya kay David, ang lahat ay ibinalik ni David. Tama? Tingnan natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Oo, hindi makapaglilingkod ang asawa sa dalawang lalaki. Kanyang sinabi, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang asawa. Bakit ito sinabi ni Jesus? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kung maglilingkod siya sa dalawang Panginoon, kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Magiging tapat siya sa isa, hahamakin ang ikalawa. Ang mga Israelita ay nakihalubilo sa mga Hintil. Maglingkod sila sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga Hintil at naglingkod sila sa Diyos. Naglingkod sila sa Diyos at naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na hindi nila alam kung saan nang galing. Posible ba yun? Pwede ba yun? Paano sila naglakas loob na dalhin ang mga Diyos-Diyosan sa harapan ng Diyos? Habang binabasa ko ang talatang ito, nasabi ko, Panginoon, hindi ba masyadong sobra naman ito? Walang sino man ang kukuha ng kanilang kayamanan at sasambahin ng kayamanan kasabay ng Diyos. Ngunit sasagot ang Diyos, yan ang ginagawa ninyo. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sa palagay ninyo, naglilingkod ba talaga kayo sa Diyos bilang Diyos sa inyong mga puso? Ang Panginoon ay namatay para sa atin. Siya nagbigay ng kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan. Kahit na isuko natin ang ating buhay, ito ay bagay na karapat-dapat tanggapin ng Panginoon. Ano ang sinabi ni Pablo sa Filipos? Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, isang bagay ang hinahanap ko. Mayroon akong lubos na ninanais upang hindi ako mapahiya. Dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kung luloobin ng Panginoon na ako ay mabuhay, mabubuhay ako. Ngunit kung sa pamamagitan ng aking kamatayan, maluluwalhati ang Panginoon, mamamatay ako. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tanungin po natin ang ating sarili, paano naman tayo? Ayaw nating magsakripisyo kahit na sa maliliit na bagay para sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo na iniligtas tayo ng Panginoon. Ngunit kapag siya ay humihingi ng kaunting sakripisyo mula sa atin, wala tayong puso na handang mamatay para sa Panginoon. Upang tayo ay mailigtas, iniwan ng Panginoon ang kanyang trono ng kaluwalhatian na mas mataas pa kaysa mga bituin at naging tao siya at siya ay pinanganak sa isang sabsaban na may mga dumilang hayop. Sa loob ng 3 at kalahating taon, wala siyang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Siya ay nabuhay at ipinako sa krus para sa atin. Ngunit masasabi ba natin na ayaw kong mabuhay para sa Panginoon?
hindi natin maaaring paglingkuran ng Diyos at ang mga kayamanan ng magkasabay. Sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 5, kasakiman ang kasakiman ay pagsamba sa mga diyos-diyosan. Dahil sa kasakiman ng ating puso, hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos. Kailangan nating mabuhay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo. At nangangailangan ito ng matinding sakripisyo. Kalabisan ba ito? Sinabi ni Jesus, sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan iyon. Kung ninanais nating mamatay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, ililigtas niya tayo. Ngunit kung ninanais nating iligtas ang ating buhay, mawawalan tayo nito. Kung ang kasakiman ng sanlibutan ang dahilan para sumuway sa Panginoon, ang ating puso'y patay. Kabaliwan yan, di ba? Kung ang Panginoon ang siyang hari ng mga hari sa iyong puso at siya ang Panginoon ng iyong buhay, tanungin mo ang iyong sarili, naglilingkod ba ako sa kanya ng karapat-dapat? Talaga bang pinaglilingkuran ko siya ng dapat? Tingnan natin sa mga aklat ng awit, 29 verse 2. Mga awit, 29 verse 2. Basahin natin ang sabay-sabay. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Sabi rito, iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Ano ang kaluwalhatian na nararapat sa pangalan ng Panginoon? Ang Panginoon ang tagapaglikha at siya ang mapagpalang Ama. Nagbibigay siya ng biyaya. Ang salitang Kristo ay nangangahulugang tagapagligtas. Ang siya nagbibigay sa atin ng buhay. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa Diyos na may lalang. Ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na namatay at muling nabuhay at nagligtas sa akin mula sa walang hanggang kahatulan. Sinasabi sa mga awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa kanyang biyaya na nagligtas sa makasalanan gaya ko? Isinakripisyo niya ang kanyang tanging anak at nagdanak ng lahat ng kanyang dugo upang iligtas tayo, upang maging kanyang mga anak at upang bigyan tayo ng pag-asa na makapasok sa langit. Ibinigay niya sa atin ang biyaya na makasama siya habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ito ang ibigay ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Natanggap natin ang napakalaking biyaya, ngunit maraming beses, hindi natin ito pinag-iisipan. Sa linggo, nagbabasa tayo ng Biblia, pero pag-uwi na, namumuhay tayo sa paraang gusto natin. Gumugugol tayo ng mahabang oras para sa ating sarili, ngunit naglalaan lamang tayo ng kaunting oras para sa Panginoon. Maraming oras ginugugol para sa sarili, kaunting oras inilalaan para sa Panginoon. Ito ba ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan? Sa Roma 16, sina Priscilla at Aquila, ipinain nila ang kanilang leeg para kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngunit ipinain nila Priscilla at Aquila ang kanilang buhay para kay Apostol Pablo. Tayo rin ay maaaring ipain ang ating buhay para sa Panginoon. Sinabi ni Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na kaya niyang ibigay ang lahat ng kanyang buhay kung gugustuhin niya. Nakakatanggap tayo ng kahirapan para sa Panginoon at nagdurusa tayo para sa Panginoon.
Ngunit unfair ba ito? Hindi po. Ito ang pinakamalaking tagumpay na mayroon tayo. Si Apostol Pablo ay binihag sa Roma at ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa loob ng 2 taon na may mga pagdurusa at siya ay pinugutan ng ulo. Ngunit bago siya namatay, ano ang sinabi niya? Sa 2 Timoteo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Yan ay malaking tagumpay. Sa huli, dapat din nating masabi, namuhay ako ng mabuting buhay. Kahit na walang wala ako, ngunit namuhay ako ng mabuting buhay. Nabuhay ako para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nabuhay ako para sa Panginoon na nagligtas sa akin. At namuhay ako ng karapat dapat namuhay para sa Kanya, na hindi nakakahiya sa Kanya. Kailangan nating masabi ito. Kung susubukan nating maglingkod sa Diyos at sa kayamanan, mabubuhay tayong kahiya-hiya sa Diyos. Sa Roma chapter 16, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang tiyan. Ang paglilingkod sa sariling tiyan ay paglilingkod sa laman. Iniisip lamang nila kung paano magkakaroon ng mabuting buhay para sa kanilang sarili. Hindi nila iniisip kung paano makakapagbigay sa Diyos ng kasiyahan. Iniisip lamang nila ang paglilingkod sa Diyos, ngunit hindi ito isinasagawa. Kapag mayroon silang kailangan, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maabot ito. Pagdating sa pangangailangan para sa Panginoon, ano ang kanilang ginagawa? Sinasabi ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sinabi niya ito sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tama lang na gustong matanggap ng Panginoon ang pag-ibig mula sa atin. Ngunit napakaramot natin sa Panginoon. Sinasabi sa 2 Timoteo, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis, maghahari rin naman tayong kasama niya. Kung tayo mamatay para sa Panginoon, mabubuhay din naman tayong kasama niya. Iniisip ko ang mga talatang ito ng ilang araw. Kung ako'y mamatay para sa Panginoon, ano ang ibig sabihin ito? Ang Panginoon ay namatay para sa akin at kagaya ng Panginoon, gaya ng kanyang kamatayan para sa akin, kailangan din nating mamatay para sa kanya. At tayo ay magiging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Kung tayo ay magtitiis sa mga pagdurusa, tayo rin naman ay maghahari kasama ng Panginoon. Tayo ay maghahari at magiging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Dapat tayong mamuhay ng kamangha-manghang buhay para sa Panginoon. Napakalapit na ng kanyang muling pagdating. Ang doomsday clock ay ilang segundo na lamang bago maghating gabi. Nakita na ba ninyo ito? Hindi ito gawa-gawa ng isang manghuhula. Ang mga Amerikanong siyentipiko ay nagsama-sama at ginawa nila ang doomsday clock. At sinabi nila na 90 seconds na lang bago ang wakas. Hindi na sila gumagamit ng minuto, segundo na. Iniisip ng mga tao, hindi natin alam kung mayroon tayong 90 years o 900 years na natitira. Ngunit sinasabi ng mga siyentipikong ito na mayroon na lang daw tayong natitirang 90 seconds. Mayroong isang aklat na isinulat ng mga Hudyo, pinamagatang Bible Research. Ito ay isang aklat ng pagsasaliksik sa Biblia at nakasaad na ang oras ngayon ay nasa 12:05. Sinasabi na ang Israel ang orasan ng Diyos, timepiece ng Diyos. Ngunit ang 12:05 ay matagal na panahon ng lumipas. Mayroon na lamang tayo natitirang 90 seconds. Ngunit iniisip ng iba na mayroon pa tayong maraming oras. Hindi ba tayo ang mga huling mananakbo? Dapat tayo mamuhay tayo ng maayos bago humarap sa Panginoon. Pakiusap, gawin po natin ito. Manalangin na po tayo. Mahal at mahabaging amang Diyos, sa mga huling araw na ito, salamat po sa pagliligtas sa amin. Maraming salamat po sa pagpapabanal at paghihiwalay sa amin mula sa sanlibutan. Salamat po sa proteksyon at gabay upang mapagsilbihan ka namin at mamuhay na sumusunod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang aming puso ay sobrang napakahina at hangal. Kaya may mga pagkakataon na hindi namin nasusunod ang kalooban ng Diyos.
Kaya Panginoon, pakiusap, pamunuan po ninyo kami at tulungan kami upang hindi kami maagaw ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo. At huwag mamuhay ayon sa aming makalamang pagnanasa, kundi mamuhay lamang para sa iyong kalooban at layunin. Pakiusap, pamunuan at tulungan po ninyo kami. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.